Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag at ang ibulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Sabadong ito, ang Sabado ng 14th na linggo ng karaniwang panahon. At ngayon po ay kapistahan ni San Bonaventura o Saint Bonaventure. At sa ating ebanghelyo po ay punong-puno ng mga kasabihan ni Kristo. Halimbawa na sabi niya dito, walang alagad na higit kaysa kanyang kuro. Huwag kayong matakot, no? At sinabi niya rin dito na walang natatago na di malalantad o nalilihim. Maganda pong mga kasabihan ng ating Panginoon. At ito po ay may magandang mensahe din po sa ating buhay. Unahin po natin ang sinasabi ni Jesus na walang alagad na masihigit sa kanyang guro. Nais lamang ng isang alagad o disipulo ni Kristo na matulad sa kanyang guro. At dito po ay tayo pong mga Katoliko, mga Kristiyano, marami po tayong taguri sa ating sarili. Mananampalataya, maninimba, tagasunod ni Kristo, kasapi ng simbahan. Ngunit ang mas basic po sa atin ay ang ating pagiging Kristiyano. Tayo ay kay Kristo. Tayo ay alagad ni Kristo. O kahit na alipin ni Kristo. Mahalaga po na maunawaan natin ito sapagkat sa ating relationship with Jesus, ang ating pagkikitungo sa Kanya, nakikita natin ang ating sarili bilang isang disipulo at alagad ni Kristo. At dahil po dyan, hindi po nating masasabi na mas higit pa yung sa atin kaysa kay Kristo, na mas matindi pa ang pagsubok o kaya ang ating problema, ang ating pinagdaraanan kaysa sa mga pinagdaanan ni Kristo. Anuman po ang sakripisyong ating binata, anuman pong krus ang ating binuhat sa ating buhay ay hindi matutumbasan ang dinala ng ating Panginoon. Anuman po ang nararanasan natin sa buhay na ito ay naranasan din ni Kristo nang siya ay nagkatawang tao at naglakad sa daigdig na ito. Mga kapatid, sa pamamagitan nito ay masasabi nating siya ang ating panuntunan, no? Benchmark. Siyang ating standard. Kaya lahat po ng ating mga values, ng ating pag-iisip, ng ating pagdidesisyon, ng ating pananaw sa buhay ay dapat nakatuon at nakasentro kay Kristo. Doon naman po sa pangalawa na walang natatago na di nalalantad, ay hindi po ito tungkol sa ating mga personal secrets. No, mahalaga din po yung confidentiality na sa ating panahon ngayon madalas, no, na ito ay hindi nare-respeto yung private life and confidentiality ng mga tao, lalo na kapag mahilig tayo sa chismis, sa mga kwento-kwento, no, na parang tayo lang naman ang nakakaalam. Pero di po ba na break din po natin
ang confidentiality and privacy ng ibang tao. Sana po'y maging maingat po tayo tungkol dyan. Ngunit, ang talagang sikretong sinasabi po dito na mabubunyag na sinasabi ay ang sikreto ni Kristo, ang dakilang sikreto ni Kristo na hindi maraming tao o maraming Hudyo ang nakakaalam noong kanyang kapanahunan. Ito po ang sikreto ng kanyang tunay na pagkatao, na siya, bagamat nakikita at nararanasan nila bilang isang tao, ay tunay na Diyos at anak ng Diyos. Hindi po mapaniwalaan, marami pong hindi nakakaalam, maraming nasubukan no kahit si Pedro. Ngunit sa pamamagitan ng Espiritu at sa tulong ng Diyos through the revelation, some people begin to understand and know Jesus as God, as the Son of God. Yan po yung dakilang sekreto na sinasabi dito ng Panginoon. Nasabi niya, balang araw ay mabubunyag, ang inyong narinig sa dilim ay kailangan ipagsigawan. At ito po ang misyon ng evangelization. Sana po lahat po tayo ay maging bahagi ng misyong ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita, no? Pag-share natin si Christ sa ibang tao, no? At ang mabuting balitang ito ay mapapatutuhanan natin at may papakita natin sa daigdig sa pamamagitan po ng ating pamumuhay. At kung sa ating magandang halimbawa nakikita ng ibang tao ito, no, ay sila na mismo ang makakatanto na oo nga, maganda ang buhay Kristiyano. At sabi nga ni St. Francis, if necessary, use words. Ang pangatlo pong bahagi naman dito ay sabi niya, huwag kayong matakot sa nakakamatay ng katawan, no? Ngunit hindi naman makukuha ang inyong kaluluwa. Sabi niya, mas matakot kayo sa nakakamatay ng katawan at nakakamatay ng kaluluwa. Oo nga naman po, no? Sa ating pong pananaw Kristiyano, ang kamatayang pisikal ay isang daan lamang para sa buhay na walang hanggan. Mamuhay man po tayo ng 80 years old o kahit 100 years old at tayo ay lumipas sa kabilang buhay, yun po ay maiksi lamang compared to eternal life, walang katapusan. Kaya nga po, kung ang walang katapusang buhay na yan sa kabila ay mabubulid lamang sa impyerno, sa kaparusahan, yun ang tunay na kamatayan. Yun ang dapat nating katakutan. Kaya nga po mga kapatid, bilang isang nananampalataya, tayo ay may lakas ng loob. Kaya sinabi ni Kristo, huwag kayong matakot. Sabi niya, mas mahalaga pa tayo, no, kaysa sa mga ibon na kung sila man ay inaalagaan ng Diyos, mas lalo niya tayong aalagaan. Yan po ang pananampalataya na dapat mananatili sa ating kalooban. 3 lessons po to summarize. Number 1, no, na tayo po ay alagad ni Kristo. Ano man po ang daanan natin sa buhay, dinaanan din ni Kristo at nauunawaan niya ang ating pinagdaraanan. Pangalawa po ay tayo po ay maging kabahagi ng pagbubunyag ng dakilang sikreto ni Kristo. Siya ay tao, yes, but siya rin po ay anak ng Diyos. At ang pangatlo ay huwag tayong matakot sa anumang mangyayari sa ating katawan sapagkat ito po ay lumilipas, mas pagtuunan po natin ng pansin yung buhay sa kabila at buhay na walang hanggan. And cut.
Panginoon.